Hello, my loves! Ang title po ng kwento natin ngayon ay Stalker Horror Stories. At tulad po ng dati, ay huwag niyo po sanang kakalimutan na i-like ang video natin ito. Dahil bawat likes niyo po, my loves, ay malaking tulong po para sa ating channel. Salamat po! Ako ang inyong Lolo Pael, at ito ang aking kwento. Ang estrangherong pinatuloy nila. Masayang naninirahan sa isang tahimik na probinsya ang mag-asawang Elmer at Rose. Wala silang anak pero marami silang alagang aso. Gayunpaman, masasabing medyo maalwan sila sa buhay. May sariling bukirin na puno ng pananim. May kotse, isang motorsiklo at kumpleto sa gamit ang kanilang tahanan. Isang magbubukid lang si Elmer, samantalang ang kanyang asawa ay isang guro. Araw-araw si Rose na umaalis papunta sa eskwelahan. Sa hapon naman ay sinusundo siya ni Elmer. Mahal, maraming salamat sa araw-araw na pagsasakripisyo mo sa akin, ha? Para lang ihatid at sundo ako. Paglalambing ni Rose sa kanyang mister. Ngumiti si Elmer sa kanyang asawa at hinalikan ito sa pisngi. Ayos lang yun, mahal. Maliit na bagay. Obligasyon kong gawin ito bilang asawa mo. Sagot naman ni Elmer. Mahal, huwag kang masyadong malambing. May nanonood sa atin, oh. Angal ni Rose at iningusto ang estrangherong lalaking pinatuloy nila noong nakaraang araw. Nagpakilala ito sa pangalang Rod. Nakiusap itong manunuluyan muna sa kanila ng kahit ilang araw lang. Dahil likas na mauwain ang mag-asawa, hinayaan nilang manatili muna sa kanilang bahay ang lalaki. Humalakhak si Elmer. Eh, asawa naman kita eh. Saka nakikituloy lang siya sa ating bahay. Katwira ni Elmer. Ang nangyari ay nagkurutan sila na parang mga bata. Hindi nila alam na may lihim na naninibugho sa kanilang ginagawa. Alas 7 ng umaga, umalis sa bahay si Rose para magpunta sa eskwelahan. Sa pagkakataong yon, nagpaalam si Elmer. Mahal, mukhang hindi kita maihahatid ngayon, ha? Kailangan kong mag-ani sa bukid eh. Sumagot naman si Rose. Mahal ko, pwede naman akong maglakad na lang. Magiging ayos lang ako. Pangako. At nagyakapan na silang dalawa. Malapit lang naman sa kanilang bahay ang eskwelahan at hindi naman mahirap ang daanan kaya hindi na niya kailangan na magmaneho ng kotse. Habang naglalakad, napapatigil si Rose. Para kasing may sumusunod sa kanya pero kapag lumilingon naman siya ay wala siyang nakikita. Muli siyang humakbang at narinig na naman ang tila ba may tumatapak din sa lupang dinaraanan niya. Kabadong huminto si Rose. Hindi niya alam kung totoo bang may stalker nga siya kagaya ng sinasabi ng mga sulat na natatanggap niya. Lingid sa kaalaman ni Elmer, nakakatanggap ng mga sulat si Rose mula sa isang hindi nakikilalang lalaki. Ha? Sino yan? Tanong niya. At lumingon-lingon sa buong paligid. Wala namang tao. Isinasaad nito sa liham kung gaano niya kagusto si Rose na maangkin. Natatakot si Rose sa kanyang mga natatanggap pero ayaw niya namang makitang nag-aalala sa kanya ang kanyang asawa. Dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib, hindi na niya namalayan ang pagdating niya sa eskwelahan. Sapo ang dibdib na naglalakad siya papunta sa kanyang classroom at doon pilit na ikinakalma ang kanyang sarili. Diyos ko, kinabahan ako dun ah. Mabuti na lang, narating ko agad ang paaralan namin. Nanginginig pa niyang sambit sa sarili. Kahit kinakabahan, nagpatuloy sa pagtuturo si Rose buong araw. Hindi niya maipaliwanag ang takot na unti-unting bumabangon sa kanyang puso hanggang sa sumapit na ang hapon. Tulirong umuwi siya sa kanilang bahay. Habang papalapit siya sa kanilang tahanan,
Nararamdaman na naman niya ang kung sino mang sumusunod sa kanya. Kung sino ka man, lumabas ka! Angil niya, pero wala namang nangyari. Tumuloy siya sa loob ng bahay at napagtantong napakatahimik ng paligid. Mahal, nakauwi ka na ba? Tanong niya, pero wala namang sumasagot. Nagtatakang nagtungo si Rose sa likod bahay dahil may naririnig siyang ingay doon. Paglabas niya ng pinto, nagulantang si Rose. Sa kanyang harapan, abalang pinagsasasaksak ni Rod ang istrangherong pinatuloy nila ang kanyang asawang naliligo na sa sariling dugo at wala ng buhay. Ha! Diyos ko! Anong ginawa mo sa asawa ko? Hindik na wika ni Rose at nagsisisigaw sa labis na takot. Humahalakhak ang istranghero at tumayo saka humakbang palapit sa kanya. Hindi mo magugustuhan ang sorpresa ko sa iyo, mahal kong Rose. Sambit ng istrangherong sabay ngisi sa kanya. Iniangat nito ang kutsilyong puno ng dugo kaya napasigaw si Rose. Pakiusap! Huwag mo ako sasaktan! Nagmamakaawang wika niya, kaya naman ngumisi ang lalaki. Matagal ko nang hinangad na maging aking ka, Rose. Pero si Elmer pa din ang minahal mo. Tingnan mo, wala tuloy kayong anak! Nanlilisik ang mga mata ng lalaki at matalim na tinititigan si Rose. Kahit anong gawin ng babae, hindi niya maalala ang istranghero. Hindi kita kilala. Dahil sa awa, pinatuloy ka namin ang aking asawa sa bahay namin. Pero itong ikaganti mo, kaya ipapakulong kita. Umatras siya at nagtatatakbo palayo kay Rod. Nagsimula na siyang habulin. Walang pagsidlang ng takot ang kanyang mukha. Nagulat siya nang magsisisigaw din ang lalaki at sinasabing kabisado na nito ang lahat ng galaw niya. Sumagi sa kanyang isipan na si Rod ang stalker niya na sumusunod sa kanya kahit saan. Nagpapadala ng mga sulat at kung ano-anong mga bagay na may kinalaman sa pagmamahal, di umano nito sa kanya. Isasama kita sa hukay, mahal ko! Matagal na kitang gusto! Tila maladimonyong sigaw ni Rod, saka siya hinabol papunta sa kinaroroonan ni Rose. Hindi natantya ni Rose ang kanyang mga hakbang, kaya napatid ang kanyang mga paa. Saka nabagok ang ulo niya dahilan para mahimatay siya. Nang muling magising si Rose, nagulat siya ng mapagtantong marami ng alagad ng batas sa loob ng kanyang bahay. May naglagay na ng yellow tape sa paligid ng kanyang bahay habang dahan-dahan namang isinasakay sa ambulansya si Elmer. Walang pagsidlan ng pagluluksa si Rose nang makita ang sinapit ng kanyang butihing asawa. Napag-alaman niyang ang pinatuloy pala nilang lalaki sa kanilang tahanan ay may sakit sa pag-iisip at wanted pa sa kapulisan. Nagpapanggap itong isang kaawa-awang lalaki at nakikituloy sa mga kabahayan. Mangi-istok sa bawat ilaw ng tahanan at papatahin ang mga mister nito nang walang kalaban-laban. Hindi lang kasi sila ang naging biktima nito dahil may iba pa palang pinatayang lalaki na dahil lang sa mental disorder na taglay nito. Nang dahil kay Rod, nagbuwis ng buhay ang asawa ni Rose. Nagsilbi din itong aral sa kanya na hindi dapat basta magtiwala sa kahit sino, kahit pa ito ay nagmumukhang isang kaawa-awang istranghero. Tumatak sa kanyang isipan na hindi lahat ng istranghero ay mababait. Minsan, ilan sa kanila ay nagiging mapang-abuso at naghahanap ng paraan para makapambiktima ng inosenteng tao. Wakas. Hello my loves! Bago po natin simulan ang ikalawang storya, huwag niyo po sanang kakalimutan na i-like ang video nating ito at pakisubscribe na rin po my loves. Salamat po! Stalker ni Cecil. Noong araw, tinaguri ang pinakamagandang babae si Cecil sa buong baryo. Marami ang nagkakagusto sa kanya. Mga kilalang tao, politiko, mayayamang negosyante at kahit sino pa.
Pero lingid sa kanyang kaalaman, hindi lang mga ganoong klase ng tao ang gusto siyang maging nobya. Kagaya na lang ng estrangherong lalaking yun. Kahit kinakabahan ay wala siyang pakialam, ang mahalaga makumpronta niya ito. Ibalik mo ang panloob ko, pangahas na lalaki! Walang hiya ka! Abusado! Gigil niyang sigaw. Kalat na ang dilim sa buong paligid dahil mag-aalas 8 na ng gabi. Dapat ay nasa loob na siya ng bahay, ngunit heto at nagawa pa niyang maglagalag dahil sa magnanakaw na yon. Hindi na niya napansin ang kalyang binabagtas niya. Basta ang alam niya ay parang papalayo na siya sa baryo. Mas lalong dumilim ang kalangitan dahil sa naglalakihang punong kahoy na pilit tinatakban ang liwanag ng buwan. Ha, ang sama ng magnanakaw na yun, ha. Hintik na magnanakaw, mananagot ka sa akin. Hinihingal na wika ni Cecil habang pawisang binabagtas ang masukal na daang yun. Kasing taas na niya ang mga talahib na nagbibigay ng makating pakiramdam sa kanyang balat. Hirap pa siya sa paglakad dahil hindi niya maaninag ang lupang tinatapakan. Hindi mo ako mauhuli, Cecil. Sa akin na ang panloob mo. Ganting sigaw ng lalaki habang patuloy sa pagtakbo. Mas lalong nanggigigil ang dalaga. Wala siyang pake kung magalusan man ang binti niya dahil sa makakating damong tumutubo sa lupa. Lingid sa kanyang kaalaman, nagtatago lang pala sa madilim na bahagi ang estrangherong lalaki at naghihintay sa kanya. May hawak itong patalim at naghihintay ng tamang tiyempo para matangay siya sa pinakamalapit na talahiban. Mukhang wala na yung lalaki. Kailangan ko nang umuwi. Isusumbong ko siya sa mga pulis. Isa siyang magnanakaw. Maktol ng dalaga at nagmarcha pa uwi. Ngumisi naman ang estrangherong lalaki at isinilid sa bulsa ang kanyang ninakaw na panloob matapos itong amuyin. Umuwi si Cecil sa kanilang tahanan at hinayaan na lamang ang ninakaw ng lalaki. Gusto man niyang habulin ito, ay natatakot pa din siya. Alam niyang stalker niya ang lalaki dahil ilang beses na siya nitong sinusundan, pero sa awa ng Diyos ay hindi pa naman siya sinasaktan. Kinaumagahan, maaga pa lang ay umalis na siya papunta sa eskwelahan. Naglalakad lang siya dahil malapit lang naman ito sa bahay niya. Hindi niya napansin ang lalaking nagtatago sa malalaking punong kahoy na parabang sadyang hinihintay siya. Nang makarating sila sa medyo talahiban, naging agresibo ang lalaki. Panakanakang sumisitsit ito kay Cecil na tila nakaramdam na ng takot. Mas binilisan niya ang paglalakad kaya humabol ang lalaki. Walang katao-tao sa kinaroroonan nila kaya malakas ang loob nitong gumawa ng masama. Nang madapa si Cecil ay hayok na dinaluhong siya ng lalaki kaya wala siyang nagawa kundi ang magsisisipa at magsisisigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag po! Huwag! Huwag mo akong sasaktan! At saka malakas na sinipa ang mukha ng lalaki. Nang medyo nahilo ito, ay nagmamadali siyang tumakbo at tumakbo ito ng palayo. Ah! Nabayan mo ako! Tili niya, kahit alam naman niyang walang makakarinig sa kanya. Madalang pa lang ang mga taong naglalakad sa mga oras na yon dahil malayo naman sa kabiyasnan ang baryo nila. Kumakabog ang kanyang dibdib nang makarating siya sa kalsada. Naisip niyang magtago sa likod ng poste dahil hinihingal na din siya. Nanginginig niyang kinuha ang cellphone sa bag para tawagan ang kanyang mga magulang. Bago pa man siya makadial, ay natigilan siya sa makapanindig balahibong sipol na narinig niya. Kasabay ng sipol ang tunog ng matalas na kutsilyong tila nakaririnding pakinggan dahil sa matinis na tunog nito na nagre-react habang inilalanda sa sementadong daan. Diyos ko! Butil-butil na ang pawis ni Cecil at nanginginig pa siya pero kailangan niyang manatiling tahimik. Kung hindi ay mahahanap siya ng lalaking yon na may masamang balak sa kanya. Namutla si Cecil nang marinig ang nagmamakaawa nitong boses.
Cecil! Labas na! Hindi naman kita sasaktan eh! Mag-uusap lang tayo! Wika ng lalaki habang palingon-lingon sa buong paligid. Napapikit si Cecil nang maramdamang papalapit na sa kanyang kinaroroonan ng lalaki. Nanlalamig ang kanyang kamay at pinagpapawisan na siya ng husto dahil sa labis na takot. Ilayo mo ako sa kapahamakan. Diyos ko! Mangiyak-ngiyak niyang sambit. Cecil! Alam kong nandito ka! Labas ka na oh! Naririnig pa rin niyang sabi nito, kaya hindi niya napigilan ang maglabas ng hikbi sa kanyang bibig. Pakiramdam ni Cecil ay naiihi na siya at tila bingin na ang kanyang tenga sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Siguro, makikipaglaro ka sa akin, oh. Sige, taguan tayo at ako ang taya, ha? At kapag nahanap kita, akin ka na! Anang lalaki at humalakak pa na tila baliw. Mas lalong napasiksik si Cecil sa gilid ng poste at wala siyang pakialam kung makuryente man siya. Mas gugustuhin pa niya yon kaysa mahanap ng baliw na lalaking yon na walang ibinigay sa kanya kundi labis-labis na takot. Alam mo kung bakit ninakaw ko ang panty mo, Cecil? Sa'yo lang ako nababaliw kasi mabango ka. Napakabango! Anang lalaki na tumingala pa sa langit. Abot-abot naman ang dasal ng dalaga na sana ay huwag siya nitong makita nang makalagpas na ito sa kanyang kinaroroonan. Kung bakit kasi sa lugar na yun pa siya nagtago. Nang mawala sa kanyang paningin ng lalaki, ay napahinga ng maluwag si Cecil. Muntik na siya kanina. Muntik! Kuliga! Malakas na sigaw ng lalaki habang nagtatatalon pa sa likuran niya. Napatili si Cecil nang hilahin ng lalaki ang buhok niya at pahiga siyang hinila nito pabalik sa talahiban. Wag po! Wag! Maawa po kayo! Sigaw niya kahit nahihirapan siya. Nagkagalos-galos ang buo niyang katawan dahil maraming matutulis na bato sa daan. Panay ang pagpupumiglas niya kahit alam niyang wala siyang laban sa lalaki. Nakangising lumuhod ang lalaki sa kanyang harapan at hinimas ang kanyang hita. Naka-school uniform si Cecil kaya madali nitong naililis ang kanyang palda at namilog pa ang mga mata ng lalaki nang makita ang suot niyang panloob. Hindi na ako makapaghintay, Cecil. Gusto mo ba? Dito na natin gawin. Nang hilakbot si Cecil nang makuha ang nais iparating ng lalaki. Hindi. Tiyempo namang may nakapasyang bato sa ulunan niya. Pinulot niya ito at mabilis na ibinato sa mukha ng lalaki. Nagdilim ng tuluyan ang paningin ni Cecil at paulit-ulit niyang ipinukpok sa mukha at ulo ng lalaki ang batong nadampot niya. Wala siyang pakialam kahit na magkalat pa ang dugo sa kanyang mukha. Ang mahalaga, makaligtas siya. Nang makita niyang lupay-pay na ang istranghero, ay saka pa lang siya humagulgol ng iyak. Nakapatay siya pero hindi niya ito gusto. Dahil doon, kinalma niya ang sarili at buo ang loob na nagtungo sa presinto upang ipagtapat ang ginawang krimen. Naniniwala siyang papanig pa din sa kanya ang batas. Wakas. Hello my loves. Bago po natin simulan ang ikatlong storya, huwag niyo pong kakalimutan na i-like ang video nating ito at paki-subscribe na rin po my loves. Salamat po. Sunod. Mag-iisang buwan nang umuwi ng alanganing oras ang dalagang Silani. Nagsimula lang ito nung pilitin niya ang sarili na mag-overtime palagi sa pinapasukan niyang fast food chain. Dahil gabing-gabi na nga itong umuwi, hindi maiwasan na may nadadaanan siyang mga tambay sa kalye. Ngunit hindi naman yon ang pinoproblema niya. Ang bumabagabag sa kanyang kalooban ay ang taong pakiramdam niya ay nagmamasid sa kanya. Ilang gabi na kasing tila may nasunod sa kanya sa tuwing siya ay uuwi. Kapag napapadaan siya sa tahimik na kalye, may naririnig siyang mga yabag ng paa. Ngunit bigla naman itong nawawala kapag siya ay lumilingon sa likuran. James, free ka ba ngayon?
Tanong niya kay James habang kausap niya ito sa cellphone. Pumasok na si Lani sa loob ng isang convenience store dahil sa takot. Nararamdaman na kasi niya ang misteryosong tao na sumusunod sa kanyang likuran. Oo, nandito lang naman ako sa bahay eh. Naglalaro. Kaka-out mo lang ba? Nag-overtime ka na naman ano? Tugon ng binata sa kabilang linya. Kasi overtime ako, pero please sunduin mo naman ako dito sa convenience store. Yung malapit dito sa terminal ng bus. Para kasing may sumusunod sa akin eh. Sabi ng dalaga, narinig ni Lani na tila nagmamadali ang binata kaya nabuhayan siya ng loob. Okay, sige, wait mo ako dyan, mabilis lang ako. Sabi ni James sa kanya. Hindi umalis ng convenience store si Lani hanggang sa makarating na ang binata. Napayakap na lang siya kay James sa sobrang takot niya. Sabi ko naman sa iyo eh, dapat sunduin na kita gabi-gabi, ayaw mo pa kasi. Wika ni James habang umiinom silang dalawa ng kape. Nakakahiya naman, naniligaw ka pa lang sa akin. Tsaka ayaw ko maabala yung pagpapahinga mo. Sagot ng dalaga. Kahit na, delikado pa rin na mag-isa kang umuwi ng ganitong oras. Pero ano bang nararamdaman mo? May nakita ka ba? Pabulong na sabi ni James. Muling inalala ni Lani ang eksena bago niya tawagan ang binata. Nananayo ang kanyang mga balahibo at hindi niya maiwasang hindi kilabutan. Paglabas ko ng store namin, may nag-aabang na sa aking lalaki. Nakasumprero siya, matangkad at medyo payat. Noong naglalakad na ako, nararamdaman ko na sumusunod siya sa akin. Kinawa ko ng lahat para di niya ako masundan. Pero kahit na anong gawin ko, nasusundan niya pa rin ako. Wika ng dalaga na mahahalata ang takot sa mukha. O sige, from now on, susunduin na kita ha, okay? Hayaan mo kong gawin ito. Sabi ni James. Wala nang nagawa pa si Lani. Pumayag na lang siya. Aminado rin naman kasi siya na kailangan niya talaga si James. Makalipas pa ang ilang araw ay palagi na nga siyang sinusundo ni James. Ilang araw ding walang nagpaparamdam na sumusunod sa kanya. Akala ng dalaga ay tapos na ang problema niyang yon. Alas tres ng madaling araw ay naalimpungatan ng dalaga. Makailang ulit na kasing nagbabibrate ang kanyang cellphone. Papikit-pikit matapan niyang dinampot ang cellphone sa gilid ng kanyang kama. Pagtingin niya sa screen ay mayroong 3 missed calls mula sa hindi rehistradong numero. Napabangon ng dalaga dahil doon. Pinuntahan naman niya ang kanyang inbox at nagtaka siya kasi mayroon ding mga text. Nang basahin niya ang mga yon ay iisa lang ang sinasabi. Tumingin ka sa bintana. Text message ng isang hindi kilalang user. Agad na napadungaw ang dalaga sa kanyang bintana. Mula roon ay natanong niya sa ibaba na merong lalaking nakatingala sa kanya sa labas. Mabilis na umupo si Lani para magtago. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa takot. Sa sobrang panginginig ay hindi niya magawang pindutin ng maayos ang kanyang cellphone. Pagsilip niya ulit sa bintana ay napasigaw na siya. Nandun pa rin kasi ang lalaki sa labas. Inakyat siya ng kanyang mga magulang na nooy sakto namang gising din. Pinuntahan nila ang tapat ng kanilang bahay pero wala na silang inabutan. Kinaumagahan ay nagpa-blatter sila sa kanilang barangay. Pero nang i-review nila ang CCTV camera na nakatutok doon, wala naman silang nakitang lalaki na nakatayo sa harap ng bahay nila. Laking pagtataka ni Lani nung mga oras na yon. Hindi siya pwedeng magkamali. Alam niya sa sarili niyang hindi ilusyon ang nakita niya. Dahil ang lalaking yon ay magdadalawang linggo na rin siyang sinusundan. Eh kung lumapit kaya tayo sa albularyo para malaman nyo kung sino ba yung sumusunod sa'yo. Malalaman nila, promise. Ganyan ang ginawa ng tatay ko. Kaya yun, nalaman nila kung sino yung kabit ni mama. Sabi ni James noong magkausap naman sila sa cellphone. Okay kaya yun? Baka pagtawanan lang ako nila papa. Sabi ni Lani. Ako na lang ang sasama sa'yo. Sabi ng binata. Noong araw na yon ay nagpa-day off si Lani. Pumunta silang dalawa sa Quiapo at nakahanap naman sila kaagad ng albularyo.
Huwag kang kabahan. Nandito ko. Kasama mo ko. Walang susunod sa'yo kapag nandito ko. Isa pa, umaga naman ngayon. Sabi ni James habang angkas niya ang dalaga sa motorsiklo. Salamat, James. At sinasamahan mo ko sa kabaliwan kong to. Sagot ni Lani. Huwag mong sabihin yan. Naniniwala ako sa'yo, okay? Tugon naman ng binata. Nagsimulang suriin ang albularyo si Lani. Tinanong siya tungkol sa mga naging relasyon niya sa nakaraan. Halos lahat ng ex-boyfriend niya ay nabanggit na niya. Nanlaki ang mata ni Lani nang sabihin ng albularyo na isa sa mga ex niya ang sumusunod sa kanya. Mas lalo pa siyang kinilabutan nang sabihin ng albularyo na ang kanyang ex daw ay matagal nang patay. Sa madaling sabi, kaluluwa na lamang ang kanyang stalker. Hindi siya matahimik dahil naghiwalay kayo ng walang maayos na pag-uusap. Hanggang sa kabilang buhay, gusto niya pa rin dinawin ang lahat. Sabi ng albularyo, may ibinigay lang na pangontra ang albularyo. Nang makauwi sila, ay saka chinek ng dalaga ang social media account ng lahat ng kanyang naging ex. At napag-alaman niya nga na isa roon ay nagpakamatay dahil sa depresyon. Si Alan, ang kauna-unahan niyang boyfriend noong high school. Para matahimik, ay pinadasalan na lamang ni Lani ang kaluluwa ni Alan. Ilang araw lang ang nakalipas, hindi na ito nagparamdam sa kanya. Wala nang sumusunod sa kanya sa gabi. Sa pagkawala ng kanyang stalker, muli namang nabuhay ang kasalanan niya, maraming taon na ang nakalipas. Ang ginawa niyang panloloko kay Alan noong sila ay high school pa. Wakas. Hello my loves! Shout out po sa mga naabutan kong comments sa ating sabungerong nawawala horror stories. Hello po kay na Mary Asilar, Ana Maria Lanza, Cactus Haven Life Without Rice, Rickson Balan, Marivic De La Cruz, Mirna Boho, Terry P.L., Josephine Barrientos, Ombarok 23, Cresilda Aguilar, Bonnie Giao, Rosalie Inigo, Faith Malicia, Edward Parungaw, Irene Templa, Lucille Meran, Christian Abordo, Imelda Ramirez, Ethel Cantos, Art Louis Cayabyab. Shout out din po doon sa taga Riyadh na hindi ko po mabasa yung name kasi po nasa Arabic. Hello po! Hi din po kay Art Louis Cayabyab, Ronnie De Juan, Hani Mulaw, Baby Ko 18, Sak Santos, Adelfa Samudio, Sonia Watanabe, Wenilyn Palomas, Ems Garcia, Geraldine Narbasa, Jack Bauer, Margie Malakad, Mary Tanisa Putian, Jenny Rose Navejas Paez, SP Quaresma, Josie Sadial, Chennai Lee Sokita, Geraldine Lusada, Sanya, Beth Lisa, Changmi Park, Ann Ortiz, Jay Monserrate, Che Medina 15, Gary Tingson, Jovelyn Dugilio, Shalem Ricablanca, Maria Prestosa, Lito Boy Lisa, Isa J, Rose Ebalye, Aileen Gomez, Maria Socorro Tanga, Arnelin Andarino, Chari Fee Alagos Gahuraw, Rose Ebalye, Sally Molina, Kiat Jojavs, Jeffrey Defri Duray, Emilyn Francisco, and Bebot Ausa. Salamat po sa bawat likes nyo, my loves, at huwag nyo po sanang kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. At pakipindot na rin po ng ating notification bell. Yan po ay para lagi kayong updated sa mga kwento natin. Salamat po! Mwah!